Sasabihin ko na sa inyo ang final thoughts ko or final verdict ko and everything you need to know about Beautyderm. Ang bango ng product. Yung amoy niya nakaka-relax. Amoy mayaman. Hello everyone, it's me, May Santos, and welcome back to my channel. For today's video, sasabihin ko na sa inyo ang final thoughts ko or final verdict ko and everything you need to know about Beautyderm. Sa mga hindi pa nakakapanood ng first impression video ko about Beautyderm, make sure na mapanood nyo muna yun. Kasi dun ko in-explain lahat kung ano ba itong mga product na to, kung para saan siya ginagamit, at kung paano siya gamitin. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng first impression video ko about Beautyderm. Bago ako magsimula, disclaimer lang guys, hindi po ako dermatologist. Hindi ako expert pagdating sa skincare products or sa pagre-recommend ng best products for you to be able to have a good skin. What I will be doing now is to share with you my experience dito sa product na to. Magkakaiba tayo ng skin. As you can see, nag-work sa akin itong product na to. Kung titignan nyo, malaki na yung improvement ng face ko compared doon sa picture bago ko gamitin itong product na to. So, iisa-isahin ko sa inyo yung pros and cons ko dito sa mga product na to. Mag-start tayo kay Papain Soap. Sa pros niya, mild itong papaya soap na to compared sa ibang papaya soap na ginagamit para sa mukha. Sinabi ko na sa inyo before, batak yung face ko pero hindi nagda-dry yung mukha ko. Pagdating naman sa cons niya, huwag nyo itong ibababad sa face nyo kasi kapag binabad nyo siya, makakaramdam kayo ng sting feeling dito sa product. Dito naman tayo sa day and night toner. Nung first 5 days na ginamit ko to, nag-peel yung face ko. Pero pagkatapos mag-peel ng face ko, hindi na nag-dry yung mukha ko at hindi rin naging flaky yung skin ko. Isa pa, tipid siya gamitin. Hindi na rin siya mahapdi sa balat. Sa first 3 weeks lang ng paggamit ko nito, nakaramdam ako ng hapdi. Pagdating naman sa cons ng product na to, like other toner or micro-peeling liquid, huwag mo siyang irarab sa face mo, bes. Kasi masasaktan yung balat mo sa mukha or yung mga pimples mo. Nabawasan yung mga blackheads ko. Pero hindi 100% na nawala yung mga blackheads ko sa ilong. Paalala lang guys, 6 weeks ko lang ginamit itong product na to. Siguro matatanggal to kung ipapa-prick ko siya or ipapa-facial ko. Dito naman tayo sa day cream. Sa pros niya, madali itong i-absorb ng mukha. At isa pa maganda dito, madali siya i-spread sa balat. Hindi siya sticky, para ka lang nagpo-put on ng cream for moisturizer. Maganda rin yung lapat ng makeup ko kahit na ito lang naman yung ginagamit ko. Wala siyang sticky feeling at hindi siya mainit sa mukha. Pagdating naman sa cons ng product na to, isa lang yung masasabi ko. Hindi siya katulad ng ibang mga day cream or sunblock na may coverage. Wala siyang coverage. Talagang moisturizer lang siya. Other than that, when it comes sa cons niya, wala na akong iba masasabi dito. Okay sa akin itong product na to. Dito naman tayo kay night cream number 1. Nakita ko talaga yung whitening effect ng product na to. Pumuti talaga yung mukha ko dito. Kaya kapag maglalagay kayo na to, make sure na isasama nyo yung leeg nyo para magpantay yung color. Kasi kapag hindi nyo yun ginawa, magiging mas maputi yung mukha nyo kesa sa leeg nyo. Ang cons niya for me, nabanggit ko sa inyo before, naglighten yung mga freckles ko, yung mga spots, even acne marks and scars dito sa product. Pero hindi niya totally na lighten yung mga dark spots or pimple marks, acne scars, na mas dark yung color. Yung mga mas malalim na acne scars or acne marks. Nakakaputi siya ng face, pero hindi siya ganun ka-powerful na as in pati yung mga sobrang lalalim mo na pimples, e mawawala agad yung marks ng ganun lang kabilis na panahon. Siguro dahil 1.5 month ko lang ginamit yung product. Dito naman tayo kay night cream number 2. Mabilis siya i-absorb ng skin. Mabilis siya i-spread sa balat at lightweight siya. But for me personally, pagdating sa moisturizing benefits, mas nakaka-moisturize itong si cream number 1. Kasi itong cream number 2, gel form siya, kaya mabilis siya i-absorb ng skin. Pero for me, yun lang naman. Dito naman tayo kay cream number 3. Sa elasticity and bouncy effect niya, nakaka-moisturize talaga siya ng skin kasi makapal yung consistency ng product na to. Before, nilalagay ko siya sa buong face ko. Pero nung nagtagal, nilalagay ko na lang siya dito sa area na to at saka dito. Hindi masyadong visible yung mga fine lines ko, especially dito sa area na to at saka dito. So, yun yung magandang nagagawa ng product na to. Pagdating naman sa cons niya, right after ko siya ilagay, hindi na
na ako masyadong gumagalaw. Since thick nga ang consistency na to, pinapapansin ko, pinagpapawisan ako. Nagiging mainit yung feeling ko sa mukha ko. So, yun lang naman yung cons ko sa product na to. Lately, sinubukan ko naman yung kanilang Cristox Gold Elixir Serum. This one is from Beautyderm Cabanatuan Robinson's Branch. Thank you so much for this. Ilalagay ko na lang sa description box yung kanilang Facebook page. I believe nag-ooperate sila ngayon, kaya po pwede pa rin tayong bumili ng product kahit na naka-quarantine tayo. At ang alam ko, buy one take one sila ngayon. So, ma-avail natin yung promo. Ganito ang itsura niya. Glass yung kanyang packaging, glass bottle, and glass din yung kanyang dropper. Kung mapapansin nyo, cloudy oil na may maliliit na gold particles sa loob. This one retails for 999 pesos. It contains 30 ml of product, at ito ay made in the Philippines. With retinol, vitamin E, and vitamin C. So, ano nga ba yung retinol? Ang retinol ay nakaka-decrease ng mga fine lines, improves texture, nakaka-tighten din siya ng pores, and stimulates blood flow and collagen production. Sa claims niya, nakalagay dito na brightening and anti-aging. Magpapakita ko sa inyo ng video clip kung paano ko ginamit itong Cristox Gold Elixir Serum. Pagkatapos ko lang maligo, so nagilamos na ako ng papain soap. Ngayon, ito na yung kondisyon ng face ko. Talagang nakita ko itong resulta ng product na to kasi alam nyo naman, hindi talaga natin maiiwasan, especially pag time of the month talaga, may tutubo dyan kahit isa lang. So, may tumubong isa dito. Pero ngayon, wala na siya. Mark na lang siya ngayon. Dito sa kabilang side ng face ko, kung mapapansin nyo, merong mark dito. Meron pa rin tumutubo na maliliit na bump sa akin na white. Isang umaga nagising ako, nakita ko na siya dyan, dumugo siya, na-scratch ko siguro siya nung tulog ako. Dito sa ilong ko, may mapula na part. Meron din ditong bump na tumubo. Na-scratch ko din siya kasi nawala. Tapos nagkaroon ng mapula. Tapos parang nagkaroon ng butas. Tapos sa tabi niya, meron din ditong bump na tumubo. So, yun lang naman. Overall, kung titignan nyo yung face ko ngayon, napakalaki na ng pinagbago compared dati. So, ngayon, gagamitin ko itong Elixir Serum. Maglalagay muna ako ng toner. Maghihintay muna ako ng ilang minuto na maabsorb ng face ko yung toner at saka pa lang natin ilalagay itong serum. Actually, naglagay na ako nito kagabi. Same procedure yung ginawa ko. Kagabi, hindi ko lang siya na-film. Ang itsura nito, namumulayan lahat. At saka itong side na to, tsaka yung nasa ilong ko. Kaninang maga, pagkagising ko, ang napansin ko kagad, naging dark yung color niya. Nawala yung redness ng pimple mark at saka itong na-scratch ko. Ang ginagawa ko dito, sinishake ko mabuti. Kasi may mga gold na nakalagay. Yung iba, ginagamit to ng every other day. Yung iba naman, twice a week. Pero ako kasi gusto ko siya i-try ng everyday. Titignan ko kung ano yung magiging result sa akin tong product na to. So far, wala naman ako napansin na irritation. Walang tumubong mga kung ano-ano sa face ko. Hindi ako na allergy. Itutuloy pa natin to gamitin. Ang bango ng product. Yung amoy niya nakaka-relax. Amoy mayaman. Pag in-apply siya, hindi naman siya mainit. Hindi din naman siya oily. Kasi na-absorb naman siya ng face. So, glass skin na ang peg ng lola nyo ngayon. So, ngayon naman, maglalagay tayo ng moisturizer. Ang gagamitin ko is yung cream number 2. Kasi ito yung moisturizer dun sa set. Huwag nyo kakalimutan yung neck nyo. Dapat kung ano yung nilalagay nyo sa face nyo, lagi nilalagay nyo din sa neck. Kasi part din ng mukha natin yan. So, tapos na ako. Ganito lang yung procedure na ginagawa ko kapag ginagamit ko itong serum. So, itutuloy ko pa rin siya gamitin. Titignan ko kung ano ba talaga yung magiging result sa akin ng product na to. So, sa ngayon, dahil gabi na, magre-ready na ako humiga. Good night! I use this product for 5 days na. At kitang-kita nyo naman na amazing ang result niya. Nakaka-fresh itong product na to, guys. At kitang-kita naman ang brightening effect niya. For me personally, okay itong Cristox Serum for maintenance. Bukod kasi sa anti-aging effect ng retinol, nakakatulong siya para mag-lighten yung mga spots, yung mga acne scars sa face. Siguro pag tinuloy-tuloy ko pa itong gamitin, mas makikita ko yung result ng product na to. Ang napansin ko dito sa serum, ang ganda niya sa skin.
yung pagtiningnan mo yung balat mo, ang nipis-nipis niya tignan, at saka glowy talaga, lalo na kapag kagising. Okay, balik tayo dito sa set. Meron din akong pros and cons sa 6 weeks experience ko dito sa Beauty Derm. Mag-start tayo sa pros niya. Very effective talaga itong product na to, guys, pagdating sa pimples and acne. Kitang-kita nyo naman na napakalaki na ng pinagbago ng face ko compared sa dati. Sa first 3 weeks pa lang, nakita ko na kaagad yung result niya sa akin. Hindi kanya bibigyan ng mga tipak-tipak na balat-balat sa muka. At for me personally, hindi nakakasunog ng balat itong product na to, guys. Nakakatanggal siya ng mild pimple marks at mild scars sa muka based sa 1.5 months na ginamit ko itong product. May mga clients ako na matagal ng user ng Beauty Derm. Yung iba 3 months, yung iba 5 months. Of course, nakita ko ng mas malapitan at nahawakan ko yung muka nila. Talagang masasabi ko na ang kinis ng muka. Ang ganda rin ng result sa kanila ng product na to at talagang nag-clear up yung muka nila. Pagdating naman sa cons niya, pricey siya. May mga gumagamit nito na sinasabi na very effective sa kanila itong Beauty Derm. Pero ang reason kung bakit sila tumitigil dito ay dahil maharlika, bes. So, mahal siya. For me, may mga products din na pwedeng alternative dito na mas mura. Pero depende na lang sa skin type mo at kung mahihiyang ka. Mabilis magkasugat or mas scratch yung face. As you can see sa mga clip ko, lagi akong may scratches or sugat sa muka. Nakakamot ko siya. Siguro kapag tulog ako, nakakamot ko yung face ko. Bumabakat yung kuko ko kahit naman pudpud naman yung kuko ko lagi. Nakakatanggal siya ng mild scars and marks. Pero yung mas malalaki at mas malalalim na pimples, for me, hindi siya totally natanggal. Maybe because 6 weeks ko lang ginamit itong product. And remember yung mga sinasabi ko before na maliliit na bumps na tumutubo sa face ko. Well, tumutubo pa rin siya, bes. So, lumalabas pa rin siya. Pero katulad nga ng sinabi ko, hindi naman siya nagiging pimples. Siguro yun pa rin yung part ng purging nitong product. Minsan kasi, yung feeling ko, naiirita na ako. Kasi, syempre, sobrang ingat ko dun sa mga bumps na yun. Kasi natatakot ako, baka mamaya, ma-irritate siya tapos maging pimples. Pero yun lang naman. Overall pa rin, maganda itong product na to when it comes to pimples, acne, dark spots, acne marks, and acne scars. For me personally, mabilis makita yung effect ng product na ito. At kitang-kita nyo naman na talagang nag-work to sa akin. Malaki ang naitulong ng product na to sa akin, guys. I highly recommend this product kung ikaw ay acne prone, sensitive, and oily skin. Maganda itong product na to, guys. So that's it for today, guys. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like this video and subscribe and follow me on my social media accounts. See you on my next video, guys. Bye!